Sugar, I am currently doing my walking exercise. It's 4:30 in the afternoon. Hindi ko kasi kayang bumangon ng maaga. Kaya ginawa ko na lang hapon yung walking exercise ko. I am now on my 35th weeks of pregnancy. As you can see, that's my baby bump. So, pabalik-balik lang ako. Naglalakad from sa tapat ng bahay namin to our church. Doon. And maganda yung kasada pabalik dun sa bahay kasi bakit siya. Oh, kailangan na natin magtagtag para hindi tayo mahirapan sa labor. Okay, so pag tumungtong ka na ng 35 weeks above, ibig sabihin full term na yung baby mo sa loob ng tiyan. So, as the weeks pass by, pwede mo na siyang iluwal. But, in some cases, may iba kasi na lumalagpas-pas ng due date nila yung paglabas ng baby. Kaya mas maganda na mag-exercise ka na para matagtag na yung baby mo. Tsaka, benefits din ito, hindi ka mahihirapan sa pag-labor. Bawal maging tamad dahil ikaw din ang mahihirapan. Mga mommies, grabe yung pause. Alam nyo, pag napagod kayo, pag mag-walking kayo, pwede din naman kayong magpahinga. Upo ng saglit, tapos inom ng tubig, pero huwag kayong tumigil. At least 32, 1 hour mag-exercise kayo. Good morning, sugar! So, it's another day. It's May 11 and it's Wednesday. So, we're heading now to Tuhagna sa San Pedro Calungsod because it's my ultrasound schedule. So, i-check ni Doki if from which position ni turn na ba into cephalic position si baby. So, ilahang ultrasound schedule today is from 9 a.m. to 11 p.m. a.m. rather. From 9 a.m. to 11 a.m. only, and they will cater 10 person only. So, munang sayutas. And actually, it's 7:45 na, but it's okay. Kay nagpalista na tadaan dito. Pero, first come, first serve gihapon. Pero, no worries kay sure naman dyan na ma-appeal ta sa 10 person ng schedule karon. We will see you there, sugar. Bye! Bye! Oo nga pala, guys. Sabi ng doctor ko nung nakaraang prenatal ko, on my next schedule ng pag-meet up namin ni Doc, i-IE na daw ako. Oh my God. Karon? No, next schedule for my prenatal. It's on May 21, so i-IE na daw ako. And I don't know how it feels because I'm a first-time mom. Ang purpose nun is i-check yung cervix ko if anong kalagayan niya. Kung open na ba or slightly open na ba or ewan ko kung ano mangyayari. So, update ko na lang kayo by next
appointment namin. So yun na nga. Nakakakaba. Nakakakaba. Pero excited. Yun yung feeling ko. Kinakabahan na excited. Kasi, ay ina. So dati pala daw, hindi daw uso yung IE. Dun ka lang i-IE sa mismong manganganak na ka na or nagli-labor ka na. Tama ba? Parang, yeah. Pero ngayon, even when you're not in labor yet, and ano, nasa ano ka pa lang, pag nasa final stage ka na ng month mo, so start ka nang i-IE. This is my baby bump. Para na siyang pakwan. Sugar, so katatapos lang naming mag grocery sa BQ, so around 12:30 kami natapos magpa ultrasound. So kanina, Sugar, pagkatapos namin magpa ultrasound, hindi na ako masyado nag vlog kasi nagutom na nga kami bago pa kami nag grocery. Nananghalian kami, naghanap kami ng makakainan, tapos nahirapan din kami maghanap kasi madaming tao and wala nang ulam kasi nga magwa 1 o'clock na nung nananghalian kami. So buti na lang din may nahanap pa kaming kainan at saka nakapag tanghalian pa kami. And cephalic position na si baby at ready na siya. So yung expected date, due date ko talaga is June 12 nung una kong pa ultrasound, then sa Pedro Calungsod naging June 7 naman. Tapos kanina pag ultrasound, so sabi ni Doki na malaki na si baby, around 2.9 kilo na siya. Malaki na nga. And sabi niya, baka daw hindi na daw abutin sa due date ko. So, naiba na naman yung due date. Naging June 1 na naman. Kasi nga, full term na si baby. Tsaka ready na siya. So, baka hindi natin alam kung kailan talaga yung araw na gusto niya nang lumabas. Pero prepare naman na ako kasi nakapag-pack na ako ng mga things, mga kailangang dadalhin sa clinic pag manganganak na ako. So ready, kung ready na si baby, mas ready na din si mommy. Ayun, I will end the vlog here and thank you guys for watching. I hope that you will like, subscribe. Thank you, Sugar, for watching this video. Hope to see you next video. Bye!